una tatanggalin natin yung mga injector, mga yan, mga injector. Tanggalin natin yan para maisalang natin dun sa injector cleaner. Dalawang tornilyo lang naman yung tatanggalin dyan, mga kamanay. Yan sa injector na yan. Yan, pinaglalagyan ng injector yan. Oh. Tatanggalin natin. Mayroon yung bracket dyan sa gilid. Kasi ang makina na to ay makina ng GLI na ano, Toyota Corolla. Ayan. Ilalabas natin yan ng ganyan para mahugot natin yung injector at saka yung mga rubber para matanggal din natin, para malinisan. Pag natanggal na natin yan, mga kamanoy, nahugot na natin yung injector dyan sa kanyang pinaglalagyan, ang gagawin natin ay itutusok ulit natin yung mga injector dyan sa lagayan para mahangin na natin yung pinaglalagyan ng injector, kasi malupa eh. Yan, normal lang yan, may lalabas na gasolina dyan, mga kamanoy, kasi ano yan eh, may stock pa yan ng gasolina. Tanggalin lang natin yan. Ayan yung injector, mga kamanoy, yung sobrang itim dahil sa carbon. Yung dulo ng injector, minsan sa dami ng carbon, nasasaraduhan na yan ng ano, ng carbon, kaya minsan sasabihin mahina yung pwersa, mahina yung takbo ng makina, kumandar ng makina, pumapalya, ganyan. Ayan, dalinisan na natin yung mga kawangin, nahanginan na natin. Tanggalin natin yung mga rubber niya, kasi papalitan na natin ang rubber yan. Singaw na yan, mga kamanoy. Ayan, ganyan lang yan, mga kamanoy, madali lang. Yan yung mga rubber niya. Tanggal na natin. Tapos ngayon, tanggal na natin yan. Kunting hangin lang din dyan sa mga butas na yan para hindi mapasok, at ibabrush na natin yan. Ganyan yan, brush natin ng kunti. Huwag lang natin ididin masyado yung injector dyan sa brush, kasi yung brush na yan medyo matigas din yung steel brush. May plastic yan sa dulo, yung kulay itim na yan, matatanggal yan pag nadiinan masyado ng steel brush. Ngayon, ilalaga natin yan, mga kamanoy, ng mga 5 minutes. Ilalaga natin yan dyan para yung mga tumigas na mga carbon malusaw at matanggal talaga, para malinis na malinis yung pagbukas-sarado ng injector at yung spray niya talagang pinong-pino. Yan ang injector cleaner na gagamitin natin. Waluhan yan, mga kamanoy, yung injector cleaner na yan. Yung malaki kasi yan. Pero apat lang yung gagamitin natin para malinis ng maayos yung ating injector. Ilaga muna natin siya. Yan ang injector natin. Salang muna natin dyan sa boiler para malusaw yung mga tumigas na carbon dyan sa loob ng kanyang injector. Yan. Mayroon din timer yan, mga kamangyan. Nakasit yan sa 5 minutes. Tulok yan, mga kamanoy. Tanggal lahat ng ano yan, carbon sa loob. Yan sa nozzle niya. Yan, malapit siya matapos, mga kamanoy. Yan, tapos na.
Ngayon, pagkatapos niyan, sasalang na natin yan dyan sa injector tester. At cleaning na rin yan, mga kamano. Siyempre, pag binasok natin yan dyan, kasi ang laman niyan, yung chemical ng injector cleaner, ang laman ng bomba niyan, itong injector cleaner na to. Katulad din yan, yung chemical ng ano na yan, chemical ng pinag-alalagaan natin, parehas din yan. Yung nasa loob niyan sa injector cleaner natin, yun ang dadaan diyan sa loob ng injector. Ngayon, kung mayroon pang natira diyan sa loob na hindi lumabas diyan sa pagka-lagaan natin, pero malambot na yun. Pag isinalang na natin yan dyan sa injector tester, lalabas na yon kasi itutulak niya palabas yan. Yan natin malalaman sa injector tester na yan kung mayroong mahinang bumukas na injector. Yan natin yan malalaman kasi mayroong ano yan, mayroong level yung mga ibinubuga niya na gasolina. Kailangan pag hinto ng injector tester natin, kailangan pantay-pantay yung level ng mga gasolina na linalagay sa kanya o ibinubuga niya. Kasi pag hindi pantay-pantay, yun, nagkakaroon ng problema. Minsan, mahina yung pwersa o kaya naman pag malakas yung buga, nangyayari naman makonsumo sa gasolina. Yan ang settings niya, mga kamanoy, naka-auto, ano yan, auto test yan. Auto cycle mode yan. Yan, ganyan, oh. Dapat yan, pantay-pantay yan, pare-pareha. Salimbawa, kung 20 ml, kailangan lahat yan 20 ml. Yan. Kung mapapansin nyo, iba-iba yung cycle ng pagbukas-tarado ng injector. Kanina, isang straightan lang. Ngayon, yung parang naka-minor lang. Tapos, sunod niyan yung parang naka-rekta ka. Rekta yung makina mo, parang ganun. Yung tumatakbo ka ng katulad yan. Parang kang tumatakbo ng 80 to 100, ganyan. Talagang mabilis yung buga ng gasolina niyan. Kaya ang konsumo ng gasolina natin sa sasakyan, nagdidepende sa takbo ng sasakyan. Eh, pag mabilis yung takbo, syempre normal lang na mabilis din yung maubos yung gasolina. Tulad niya, no, ang bilis ng ikot niya, ang bilis ng cycle niya. Kaya ang buga ng gasolina sa injector natin, mabilis din. Yan, no, kailangan ganyan, sabay-sabay, pare-parehas yung dami ng ibinubuga niyang gasolina. Yan. Automatic drain yan, mga kamanon, pagkatapos ng cycle niya. Yan, tapos na eh. Nag-stop na siya. Tatanggalin natin. Yan. Ganun lang, simple, mga kamanoy, kung paano maglinis ng ano, injector. Lahat ng klase ng injector ng mga gasolinang sasakyan, ganyan lang ang proseso ng paglilinis ng injector. Meron naman ginagamit na injector cleaner, mga kamanoy, yung hindi na tinatanggal sa makina yung injector. Kaya lang, yung hindi katulad yan kalinis talaga. Kasi ang lilinisin lang nun, yung loob lang. Pero yung ganyan, hindi katulad ng ganyan na talagang malinis talaga siya. Pati yung nozzle niya sa ano, yung nilalabasan ng gasolina, talagang tanggal yung mga carbon. Malinis na malinis. Yan, ligayin natin yung rubber at saka ibabalik na natin yan. Ganyan lang kasimple, mga kamanoy. Maraming salamat sa panunod, mga kamanoy. Pakisubscribe na lang po.